check the mic and make sure it sound right, boys. Hi guys, welcome back to my channel. Sa video na ito ay do-drawing ko ulit ang misis ko kasi siya yung unang-una kong naging subject sa first ever drawing ko way back 2012. Gandang-ganda na ako sa gawa kong ito noon, ewan ko lang sa kanya kung nagustuhan niya. Basta hindi lang siya umik, parang speechless siya guys nung binigay ko sa kanya. Paki-like na din pala ang video na to, maraming salamat. Ginawa ko ang video na to para malaman ang progress o improvement ng art skills ko, kung may pagbabago ba o wala. Kasi kung wala, ititigil ko na ang kalokohan na to. Joke lang guys. Susubukan kong i-apply ang mga natutunan ko about rendering, shading, paggamit ng light to dark technique, pag-consider ng light source at marami pang iba. Para sa akin, ang art ay parang panliligaw sa babaeng napupusuan mo. Kailangan mong ibigay ang time, effort, patience, money, at ang puso mo. Time. Mag-spend time tayo para mag-practice na mag-practice para makuha natin ang best result na gusto natin para sa art natin. Kahit ilang oras lang yan, isa, dalawa, tatlo, o basta araw-araw. Malaking tulong yan para sa improvement ng art natin. Pero dapat balance lang. So, lalo na sa mga estudyante, kailangan magbigay rin tayo ng time para sa pagsagot ng mga modules, paghugas ng pinggan, at kung ano-ano pang mga gawain bahay para syempre hindi tayo mapagalitan ni nanay. It sound right, boy. Next ay effort. Kailangan magtiyaga tayo araw-araw mag-practice para mas ma-improve ang pagdodrawing natin. At maging tulad tayo balang araw ng mga iniidolo nating mga artist na malulupit sa art. Next ay money or pera. Siyempre mag-i-invest tayo para pambili ng mga materials na makakatulong para mas mapa-improve ang mga drawing natin. Kahit hindi naman agad makumpleto, basta yung mga basic materials meron ka o meron tayo. Yung iba nga pwede naman natin i-improvise at bumili ng mga hindi naman mamahalin pero quality na din naman. Next naman natin ay patience. So kailangan natin na mahaba-habang pasensya kasi kapag nainip tayo, may stress lang tayo at mawawalan tayo ng gana sa pagdodrawing. Lagi din nating tatandaan na hindi lahat ng bagay nadadaan sa shortcut o pagmamadali. Dahil sa pagmamadali natin, doon tayo mas madalas nagkakamali. Step by step, huwag kang magmadali. Patience is the key. Slowly but surely. Panghuli ay puso. So sa lahat naman ng mga bagay na ginagawa natin, importante ay may puso o passion. Yun yung nagpupush sa atin o nagdadrive para maabot natin yung mga goal natin na gusto natin maabot. Advice ko lang na lagi tayong maging humble. Huwag tayong maging mayabang sa kaalaman na meron tayo. Yung kayabangan natin ang maglilimit sa atin na mas matuto pa kasi nga feeling natin magaling na tayo kaya hindi na natin kailangan makinig at matuto pa sa iba. Ang mas maganda, humble lang at parang laging uhaw o gutom tayo sa kaalaman.